Nalilito ka ba sa tamang paggamit ng may at mayroon? Iyan ang ating tatalakayin ngayon. Gamit ng may at mayroon. Gamit ng may. Number 1. Kapag sinusundan ang pangalang pambalana or common noun at pangalang pantangi or proper noun. Halimbawa ng pangalang pambalana, bata, simbahan, doktor, lapis. Halimbawang pangungusap, may matandang na mamalamos sa parke, may daga sa ilalim ng kama. Number 2. Kapag sinusundan ang panguri or adjective. Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. In Filipino, ang mga panguri ay mga salita na naglalarawan sa mga katangian o estado ng pangalan. Halimbawang panguri, maganda, maputi, isa, dalawa. Halimbawang pangungusap, may isang matandang naghihintay sa labas ng simbahan, may makapal na libro sa mesa ng aming guro. Number 3. Kapag sinusundan ang pandiwa or verb. Halimbawang pangungusap, may sumasayaw na mga bata sa entablado, may tumatahol na aso sa bahay ni Mrs. Wayne. Number 4. Kapag sinusundan ang pantukoy na mga. Halimbawang pangungusap, may mga prutas sa basket, may mga bata na naliligo sa ulan. Gamit ng mayroon. Number 1. Kapag sinusundan ang inglitik. Ano ang inglitik? Ang inglitik ay may ikling salita o kataga na nagdaragdag ng kahulugan sa pangungusap. Halimbawa, daw, din, lang, man, muna, na, nga, pa, sana, yata. Halimbawang pangungusap, mayroon ba siyang baon, mayroon ngang paparating na bagyo, mayroon palang proyekto sa asignaturang Filipino. Number 2. Ginagamit kapag sinusundan ang panghalip na panaw. Panghalip panaw or pamalit sa ngalan ng tao. Halimbawa, ako, siya, sila, kayo, kami. Halimbawang pangungusap, mayroon siyang lagnat, mayroon akong sasabihin sa'yo.